Kung gusto natin na ang ating buhay ay maibigay natin sa Panginoon, pati dapat ang ating mga associations, friendships, and the way we deal with people must continuously be surrendered to the Lord. Because according to 1 Corinthians 15:33, do not be misled, bad company corrupts good character. Pag tayo po ay napasama, nahirati at nasanay sa mga masamang mga kasama, ay maaaring pati ang ating buong kaluluwa ay maapektuhan ito. It is therefore of great importance to know people, to be able to measure people so that we may determine how to deal with them and how we are going to allow them to influence us. Meron pong kasabihan na tinatawag na tubog sa ginto. Hindi pala talagang ginto, yun ay tanso lang at itinubog sa ginto at akala mo ginto na. At ang tawag natin kumisan, ayan, natanso ka, na fake ka, hindi pala totoo. It is very important if we're going to grow spiritually to be able to test the kind of people we associate with and also to test ourselves so that we may be responsible associates because we also influence people. Ang atin pong pag-aaral ngayon, very relevant to our spiritual growth because people affect us. 7 tests to know people by. Mga 7 pagsubok, pagkilatis, pagsukat, pagsuri sa tao at nang makilala natin sila at nang tayo'y makapag-ingat kung paano tayo makikitungo. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami dahil kami malayang nakakalapit sa inyo. Sumasamba kami, Panginoon, ng walang balakid at kami lubos na nagpapasalamat. Salamat po sa aming kalakasan. Salamat sa lahat ng taong tumutulong sa amin upang kami makalaya sa ganitong mga oras para makapagbigay ng pansin sa inyong salita, sa pagsamba sa inyo, Panginoon, at sa pagdala ng aming mga kaloob. Thank you for everybody who helps us, O God, to be free to worship you. And we pray, Lord, that you will work in our hearts today, that you will turn our hearts into your garden wherein you can plant your seed, the seed of truth, the seed of freedom, and the seed will sprout and grow leaves and bear fruits for your glory and for our betterment. We pray, Father, that you may be our speaker. Forgive us our sins. Cleanse us from all our iniquities. Make us whole so we can see you. Give us eyes that see and ears that hear. And we surrender to you our hearts, that our hearts may be obedient to you. Protect us from evil men and evil spirits. Protect us, Lord, from the work of lies and falsehood. Liberate us with your truth. Even as we are gathered in your presence, O God, we ask that you protect us from any harm that malicious people or spirits may be planning against us. Deliver us from evil and also our loved ones. We praise and thank you and commit this time to you, Father, asking you to be our speaker and asking you to use your servant only as your instrument. In the name of Jesus our Lord, we pray. Amen. 7 tests to know people by. First of all is the test of deeds, the test of actions. Pagka po tayo ay nakikisalamuha, nakikihalubilo sa mga tao, ay manmanan ng ating mata, ng ating tainga, kung anong ginagawa nila sa buhay. Hindi para pakialaman ang buhay nila, kundi para malaman natin kung sila ba'y paniniwalaan natin o hindi. Test people's actions and deeds. In other words, what they do, their habits. Because what they do can be easily known because it's in the present, then you can know it. Proverbs 20 verse 11, even a child is known by his actions, by whether his conduct is pure and right. So know people by what they do. Also, know people by what they did or by what they have been doing. Aalamin mo naman kung anong ginagawa ng isang taon itong nakaraang taon, nakaraang 5 taon, dahil sa mga kwentuhan, sasabi niya, sasabi ng iba, malalaman natin yan. Kaya po ang mga employers, pagka nag-i-interview, tinitingnan nila sa iyong mga record kung anong ginawa mo the last 3 years or 5 years. That's why if you are into employment, it's not a good idea to be vacant for several months or years.
Because your prospective employer will say, what have you been doing in the last 2 years? You have not been productive. Dahil tinitingnan yung nagawa na. Not by one isolated deed. We cannot judge a person by one isolated deed. Nagkamali minsan, nadapa, merong nagawang hindi tama. Yun ay tinitingnan natin by batting averages, by track record. Ano ba yung pattern ng ginagawa niya? Hindi yung minsan pagkakasala ay itatali mo na siya doon. Pero ano ba ang paulit-ulit niyang ginagawa? Ano yung kanyang habit? And never be taken by people's intention. Huwag kayong padadala sa ipinapangako, sa mga plano, sa sinasabing ito ang aking gagawin. Ang tingnan ninyo, ano na ba ang nagawa? Why? Because even Solomon, the wisest man who walked the face of the earth, said in Ecclesiastes 1:9, what has been will be again. What has been done will be done again. In other words, other people say it another way, history repeats itself. And the Bible asks, can a leopard change its spots? Unless a miracle happens, unless God intervenes, what people have been doing is what they will keep on doing all their life. So you want to have an idea what they will do tomorrow? Take a look at what they did yesterday. Now, that doesn't leave room for change because we can all change when we surrender ourselves to God and when miracles happen in our lives. But generally speaking, what has been will be again and history will repeat itself. Kaya tinitingnan po natin bago tayo magtiwala sa isang tao kung ano na ba ang nangyari sa kanyang buhay ng mga nakaraang buwan at taon. Kung nakikipagkaibigan tayo sa kanya ngayon, titingnan natin ano na ba ang ginawa niya sa mga naging kaibigan niya noong araw. Kung gusto niyang lumipat sa ating church, titingnan mo kung nakakailang lipat na ba to? Nakakailang away na ba siya? Nakipag-away na ba siya sa dati niyang mga kasama, sa dati niyang mga leader? Dahil malamang uulitin na naman niya yan. At kung may nanliligaw sa inyo mga dalaga, tingnan nyo, ilan na ba naging girlfriend nito? Ilan na ba ang pinaluha nito? Because chances are mapapasama ka sa listahan. Huwag kang maniwala, babae, na mababago mo siya na yung pag-ibig. Maraming naniwala at ayan ngayon, nabigo. Kung hindi mo siya matanggap ngayon at yung kanyang baggage nung nakaraan, hindi mo matatanggap yung darating pa, so huwag ka na lamang magsayang ng panahon. Because we are products also of our past. As I said, while the Lord can give us a clean slate to begin again, it is not God but us who will repeat the same mistakes. Kasi meron tayong ganung tendency. Kaya nga sinasabi ko lagi sa mga counselees, marriage is not a reformatory institution. It is an institution and a relationship of acceptance. If you cannot accept the past of this person, and that past might just keep repeating, then don't bother to plan to spend the future with that person. Huwag tayo nagpapadala sa mga pangako. Kaya kung minsan yung mga interview, minsan sa mga beauty contests, hindi naman yun ang naglalabas ng katotohanan eh. Yung what will you do if? What will you do if you had 10 million pesos? Siyempre, ang sasabihin niya, I'll give it to the children of the world. I'll give it to world peace. Kasi what will you do eh? Ang itanong mo, what have you done with what you already received from the Lord? And then you will know what they will do to that which they still will receive. Look at the track record of people. Pagka hindi sila naging mabuti sa mga naging mabuti sa kanila noon, huwag mong asahang magiging mabuti rin sa'yo. Kung may umuutang po sa inyo, mag-research kayo kung anong ginawa nila sa mga nautangan na nila nung araw. Kasi kung tinakbuhan nila yon, malamang tatakbuhan din kayo. Bagamat may pag-asa ang taong magbago, pero dapat yon pananaw natin na para umasa. Pero huwag kayo doon magpako ng lahat ng inyong plano at kung hindi mangyari at hindi nagbago, papaano? Test people by their fruits, which is very related. Test them by the results of their deeds and actions and habits. While they may deliver their promise, while they may do what they promised to do, take a look at what happened to what they did. Ano ang bunga ng mga ginagawa nila? Pag binigyan mo nga ba siya ng pera, bumubuti ang buhay niya o napapasama at nagkakabisyo?
Pag binibigyan mo ba siya ng kapangyarihan, nagiging maibigin ba siya at matangkilikin sa mga tao o nagiging mayabang palalo? Pag binigyan mo ba siya ng van at sasakyan, gagamitin ba niya sa kabutihan o ililiko niya kung saan sa ang dilim? At kung sino-sino ang pinupulupunan niyang nagiging isang anino sila sa dilim na yon dahil binigyan mo ng van. Kaya po marami mga tao hindi dapat magkaroon ng sasakyan. Kasi pag nagkakaroon ng sasakyan kung saan saan nakararating, nakagagawa ng mga himala na hindi dapat mangyari. Kaya may mga tao hindi dapat binibigyan ng pera, nakakabili lang sila ng mga drugs, nakaka-afford lang sila ng kanilang mga bisyo. So bago kayo magtiwala at magbigay ng hinahangad ng isang tao, itanong mo, ano kaya ang ginagawa niya? At anong nangyaring bunga sa mga ginawa niya noon? Matthew 7:20, "Thus by their fruit you will recognize them." Siyempre, ang santol ay hindi namumunga ng mangga. Kaya pag nakita mong pangit ang mga bunga, hindi lang isang bunga, kundi may isang pangit na laligaw na bunga, pero maganda naman yung iba. Pero pag nakikita mo ang papangit ng bunga, pangit ang puno. Yun lang ang ibig sabihin nun. Test people by their words. Matthew 12:34, "For out of the overflow of the heart, the mouth speaks." Malalaman mo daw ang laman ng puso kahit hindi mo yan i-x-ray, kahit hindi mo yan i-ultrasound. Sa salita lang na lumalabas sa bibig, alam mo na kung anong laman ng puso dahil ang lumalabas sa bibig ay sa puso nagmumula. So test what they say. The words of godly people are truthful. Hindi mapandaya, hindi sinungaling, at hindi namimili ng konti lang na gustong sabihin para makapag-create ng wrong impressions. But they give you the whole truth. That's why even in the court of law, you are made to promise to declare the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Pag may nagpunta po sa inyo at nagkukwento ng masama tungkol sa isang tao, maaaring true, totoo yon. Pero ang tanong nyo, is it the whole truth? O pinili mo lamang yung mga hindi magaganda na sabihin para yung galit mo sa kanya ay lumipat sa akin at magalit din ako? Ikinukwento mo rin ba ngayon ang mabubuti naman niyang mga bahagi at mga ginawa? O pinipili mo lang dahil ini-influensya mo ako? Zechariah 8:16, "These are the things you are to do. Speak the truth to each other." And as we like to say again, the whole truth and nothing but the truth. Proverbs 8:7-8, "My mouth speaks what is true, for my lips detest wickedness. All the words of my mouth are just. None of them is crooked or perverse." People of perverse speech, people whose words are unjust and untruthful, must never be trusted. Sapagkat ang mga pagsisinungaling nila, madali namang malaman eh. Kumisan kasama nyo sa isang event, mamaya ikukwento niya sa iba yung event na yun, napapansin nyo, iba na yata yung kwento. Maliban na lang, meron siyang memory problem, maaring iniiba niya ang kwento, so malalaman nyo, hindi truthful ang tao na ito. Nakakita na ba kayo ng isang taong 100% wrong? Sobrang success naman yon to be perfect. Kasi even to be perfectly wrong is a great success. Can you imagine? Perfect, ha? So pag may taong wala nang ikinuwento sa inyo, kundi puro kasamaan na lang ng ibang tao na naman, makakaasa kayo, propaganda yon. Kasi yung ikinukwento niya alangan mang 100% wrong. So do not trust such people. Do not trust us people that label, this is bad, this is good. Ah, ito, very good, good, good. Binibuild up lang niya kasi meron na naman siguro siyang hinahangad na mangyari. Pero pasabi mo, anong tingin mo sa taong ito at talagang ina-assess niyo? Well, ito ang nakita ko mga good side niya. Ito yung nakita ko ng mga neutral at ito yung nakita kong mga things to improve on. That can be a more reliable report. Hindi yung puro positive o puro negative, propaganda yon. Test people by their words if the words are fair. Fair even to their enemies. Hanga ako sa tao na pag sinabi niya na nakaaway ko kasi itong kaibigan ko. Eh, ba't mo nakaaway? Eh, kasi mahirap naman talaga akong makasama. Aba, ang galing mo naman. Kahit nang aaway ka, at least honest ka.
Pero pag sinabi ko, nakaaway ko yung kaibigan ko, bakit eh ang hirap naman talaga niyang makasama? Doubt na ako agad nun. Sa lagay, perfect ka na good, perfect siya na bad, kaya hindi kayo nagkasundo. Come on, don't pull my leg. Humanap ka ng ibang i-impluensyahin at hahanapin mo nakakampi. Good people are fair even to their enemies. People will talk about you exactly the way they talk about others. So beware of them. We have nothing but bad to say about other people. The words of godly people are few. Especially kung mga negative. Hindi masyado yan dinadramatize. Hindi masyado na-emphasize. And if only to warn people, that's the only probable use of that. To give enough warning, but not to influence you to join them in their wars. Even yung pakikipag-usap sa Diyos, hindi dapat kang masalita. Eh, sabi sa Ecclesiastes 5:2, do not be quick with your mouth. Do not be hasty in your heart to utter anything before God. God is in heaven and you are on earth, so let your words be few. Kilalanin mo na ang Diyos ay Diyos, kaya lumagay ka sa lugar. And even these things are meant to talk about those that you promise before God and say to God directly, but even when you talk to people and when you make promises to them, God is present. So in a way, you are still speaking before God. The words of godly people are kind. Proverbs 15:1-2, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. The tongue of the wise commends knowledge, but the mouth of the fool gushes folly. So, godly people soothe with their words. They do not stir you up to anger. Kaya titingnan nyo rin, teka nga pala, bakit hindi ko naman nakakausap si person A, hindi ko naman siya nakikita, eh galit ako. Nagalit ako. Sino bang nagpagalit sa akin? Ah, si person B na kumausap sa akin. Therefore, ang ginawa niya sa akin, ginalit niya ako. So, hindi ito ministry ng godly people na manggalit ng iba. Nang hihikayat lang sila sapagkat gusto nilang makipagdigma at gusto nilang makakampi tayo. Kaya nila tayo ginagalit. Mga kapatid, itest niyo po yung mga tao na ang effect nila when they talk to you is that they leave you angry. Angry with the world, angry with other people you have not even talked to. Then you can become unfair because you have never heard the side of another person and you're already angry. It is not the godly way to deal with anything and anyone. So ask, are their words kind? The words of godly people are seasoned. Templado, tempered, hindi sobrang alat, sobrang anghang, sobrang tabang, templado. Colossians 4:6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Because the mouth reveals what is in the heart, it is important to change the heart so that your vocabulary will change. So once more, you want to know the kind of people you are talking with? Listen to their words. Are the words seasoned? Or are the words deceptive and manipulative? Only wanting to take something from you. Maybe your loyalty. Maybe your alliance. The words of godly people are polite, decent, and humble. Hindi mapagmataas. Hindi mayabang. O bakit naman nakagalit mo yung pinsan mo? Insecure kasi siya sa akin eh. Ha? Ganun ka ba kagaling para ma-insecure siya sa'yo? O ba't nakaaway mo na naman yung isa mong tiya? Insecure siya sa akin eh. Magaling kasi ako na te-threaten siya. Huwag kayong maniniwala sa mga tao na nagsasabi sa inyong insecure sila sa akin. Kasi binubuhat na ng sarili niyang bangko, ang laki ng pagtingin sa sarili. Kung merong dapat magsabi niyan, dapat observers, other people, not the subject. I have met several people na ganyan, nakaaway lahat ng tao, ang paliwanag lang nila sa lahat ng nagtatanong, insecure sa akin. Are you so great so that people will be insecure with you? Tinitingnan po natin yung ganon. Ang yabang ng taong ito.
itinataas ang sarili. Ang laki ng pagtingin sa sarili. You know naman, the empty can strikes loud. Subukan nyo may malaglag na lata, isang puno at isang walang laman. Sino ang maingay? Yung walang laman. Kaya po pag may nag-away at pumupunta sa inyo yung isa, yung maingay, yung maraming salita, yung maraming demanda, kadalasan niya ng guilty. Bakit? Inuunahan na kayo para pag nabalitaan nyo sa iba, kampi na agad kayo sa kanya. We are talking about these brothers and sisters, one and foremost, because the influence of evil people affect our spirituality. They affect our attitudes. They affect our behavior. And we are bombarded by messages from so many people every day. That's why we should test not only the message, but also the messenger. Pagka mayroong dalawang nag-away na partido o hindi nagkasundo, ang igalang nyo yung tahimik, hindi yung maingay. At siguro yun ang talagang mas kagalang-galang, yun ang mas totoong tao. Pero yung lahat na lang pinagsabihan, idinaldalang lahat, yan ang huwag niyong pagtitiwalaan. Because the words of godly people are few. Now, another test that we can give to people is their attitude towards something wrong. Pag may mali, pag may problema, anong ginagawa nila? Pinapalalaban nila o nilulutas nila ang suliranin? Godly people right or wrong, not worsen it. Okay, hindi kayo nakasundo. Anong ginawa ng isang tao? Pinala, pinalaki, pinagulo. Hindi maka-Diyos yan. Because God is God of peace. Amos 5:15, hate evil, love good. Godly people repair a damage, not aggravate it. Hindi pinapalaki ang maliit na problema. Godly people do what must be done, not avoid it. Hinaharap ang dapat na harapin at hindi ito tinatakasan. Romans 12:17, be careful to do what is right in the eyes of everybody. Brothers and sisters, huh? Be careful to do what is right in the eyes of everybody. It means not only in the eyes of those who are with you, but also in the eyes of those who are against you. That you will also pass their test. Na ang sinasabi mo sa partido A, pag na sinabi mo sa partido B, pareho pa rin ang sasabihin mo because you are doing what is right in the eyes of everybody, not only in the eyes of your particular audience. Hindi mo iniiba-iba, ibig sabihin lang noon may deception. Godly people turn bad to good. They turn good to better. And whenever possible, by God's grace, turn better to best. Titingnan po ninyo ang ginagawa ng mga tao. If they turn something good to bad, then these are not godly people. If they turn something better to a lesser one which only becomes good, better na nga. Because we should increase in glory, in godliness, in correctness every day. Another test to know people by, and this is very important, the test of gratitude. Colossians 3:15-16. Be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. So what is the verse telling us? That we should be expressive of our gratitude to God. It goes without saying that we should also be grateful to the instruments of God in our lives. That we should be grateful to people who do us good. That we should never forget people when they do good to us. Ang mga ahas lang po ang tumutuklaw sa mga kamay na nagpapakain sa kanya. Some years ago, there was this news that I heard about that happened in the United States. Sa United States po kasi pag tumawag kayo ng 911, lahat ng klase ng emergency, pupuntahan kayo ng pulis. Sa ibang city, dapat pag nag 911 kayo, less than 3 minutes, nasa bahay nyo na dapat ang pulis. Magre-reklamo ka na pag wala pa. No? Sa ibang cities, 5 minutes. Sa iba, less. Merong natanggap yung 911 na call
At natetrace naman nila yung telepono kung saan yung lugar, saang bahay yon, natetrace nila yan. Nagpapatulong, hindi na nasabi kung ano yung dahilan, nabitawan na yung telepono. So pinuntahan ng mga pulis. Ano po ang nakita nila? Itong babaeng nakahandusay sa kanyang kusina, patay. At pagkatapos may mga dugo doon sa sahig na parang papunta doon sa kwarto, sinundan nila. Ano po ang nakita nila doon? Sino yung pumatay sa babae? Isang sawa na patay na rin. So ang babae pa lang ito ay may alagang sawa. At minsan, siyempre yung sawa, nagpakasawa. Kaya dapat ang inyong kasama, tao na nagpapakatao. No? Yung sawa, nagpakasawa, nilingkis siya habang siya nagluluto. Akala niya siguro, nilalaro-laro lang siya. Baby. Hanggang mamaya, sumisikip na ang mundo niya, nakahalata siya. At nung ayaw siyang pawalan, at nakita niya, threaten na yung life niya, tumawag na siya sa 911. Alam niya naman yung mga kusina sa Amerika, nandun ang telepono. At nung hindi pa siya pawalan ng ahas na ito, obviously, kumuha siya ng kutsilyo at pinagsasaksak na rin niya yung ahas, kaya later on, namatay din, pero napatay muna siya. Moral lesson, alam niyo yan, huwag kayong mag-alaga ng sawa kung ayaw niyong malingkis. At paano niyo malalaman kung ahas ang isang tao? Tingnan niyo kung may mga inahas na. Diba? Dahil sabi nga natin, look at the history eh. Ngayon, you might have the privilege to be the first one. Wala kayong matitingnan. But chances are, kung yan ay more than 20, 30 years old, meron na yung track record ng kanyang behavior. Tingnan ninyo. Kung kinakagat niya yung mga dating tumulong sa kanya, kakagatin din niya kayo kahit tulungan niyo siya ngayon. Kung tinutuklaw niya yung mga dating gumawa sa kanya ng mabuti, at ngay galit na siya, tinutuklaw-tuklaw niya, asahan niyo, pag sa inyo nagalit, tutuklawin kayo. Naku, marami na tayong nakita. Sweet na mga families, magkakaibigan, pasyal dito, labas doon. They have business together. Mamaya, minumura ang isa't isa, nagkakagakagalit dahil nag-awaya na sa pera. Yung mga sweet, kaibigan. Naku, kung gaano kaya katagal na naman ito, bago sila magpuntahan na naman at magdemanda. Naku, hindi po ako binayaran, hindi tinupad ang salita. Eh, kasi tiwala kayo ng tiwala. Tingnan nyo ang track record. Kung marami nang nakagalit, chances are makakagalit din kayo. Isang napakalaking pagsubok sa pagkatao, dapat marunong tumanaw ng utang na loob. Pagka sila ay nagsasalita ng pangit laban sa dating tumulong sa kanila, huwag niyong asahan na may mabuting manggagaling sa mga puso ng taong ito. Ang Panginoon man, may pinagaling siyang 10 mga ketongin. Ilan ang bumalik para magpasalamat? Out of 10, only 1. Sa Luke 17:17, Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9?" Kita niyo ang Panginoon naghahanap ng pagtanaw ng pagkilala. Dapat 'yun eh. Natural 'yun at 'yun ang kailangan sa tao. Beware of people who have nothing but bad words about their former friends. Even their former spouses, kung nag-aiwalay na sila, beware of them. Wala na bang mabuting masasabi siya kahit konti? Beware of people who have nothing but bad to say, but bad, no? To say about their past employers. Matapos i-employ, pasweldohin, pakanin, bigyan ng mga privileges, walang masabi ngayon kundi bad, ay makakaasa kayo, maitim ang puso ng mga taong yan. Beware of people who have nothing but bad to say about their past helpers, people who helped them. Sabi nga ng matatanda, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi ba kararating sa paroroonan? Ang hindi marunong tumanaw ng utang na loob ay may mababang uri ng pagkatao. Pag-ingatan ninyo ang ganitong mga tao. Another test to know people is by their desire. Ano ba ang gusto niya sa buhay? Because desire can lead one to become evil. So kung meron siyang gusto, hindi naman masamang may gusto ang tao. Pero ano ang handa niyang gawin para lang makamit niya yung gusto niya? Gustong-gusto niya magka-computer, gustong-gusto niya magkasasakyan,
gustong-gusto niya magkabahay, gustong-gusto niya magkaroon ng ganito, anong gagawin niya? Kakagatin ba niya yung mga dating tumutulong sa kanya? Gagawa na ba siya ng masama? Will play, you know, outside of proper and decent rules? Will hit people by the belt? Desire can lead people to horrible spiritual deaths. James 1:15. After desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. So binabantayan natin ang desire. Itong taong to, ano ba mga desire niya? Tayo rin mga kapatid, ano bang desire natin? Mananalamin kayo, sabi niyo, ikaw, ano ba mga desires mo? At ano ang handa kang lunukin, gawin, makamit mo lang ang iyong ninanais? What does it profit a man to gain the whole world and lose his soul to the devil? And yet many people make such bad trades and trade-off. So beware of people's desires because such desires can become their gods. Beware of people who desire material things too much. We all desire material things, pero kanya-kanyang degree. Tingnan ninyo kung yun na lang nang yun ang laging lumalabas sa bibig, yun na lang nang yun ang laging gusto. People who want to be famous, people who want power, and people who are into personal kingdom building. They want to keep building and building only for their ego. Nakikipag-compete sila sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga pinsan, sa kanilang mga dating classmates. That's why they want to keep achieving and achieving. Not to be able to give up themselves to the world, but to build a tower of Babel for them. Para sa sarili. Another test to know people by is their treatment of lesser persons. At nilagyan natin ang open and close quotation yung word na lesser. Yung tao na sa tingin nila, less than they are. This could be your captives, your prisoners, physically or psychologically. Useless people, it makes with people who have no use for you. People you have no use for, rather. And sometimes even beneficiaries. Be sensitive to how people treat people that they help. Siyempre, lagi tayong polite sa mga taong tumutulong sa atin, pero magalang pa ba tayo dun sa tinutulungan natin? Siyempre, magalang tayo sa mga taong nagbibigay sa atin, pero magalang pa ba tayo sa binibigyan natin? Sumasaludo ka dun sa mas malakas sa'yo, pero sumasaludo pa ba tayo dun sa mas mahina? Matthew 25:40, ano po ang kwento ng Panginoon? At the end times daw, bibigyan niya ng mga gantimpala yung mga tao. Tinanong, bakit niyo po kami bibigyan? The king will reply, I tell you the truth. Whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Hindi sinabi ng king na ito, who represents God in the story, that whatever you did for the greatest people, you did for me. Sabi niya, no. What you did to the least, you did for me. So ang tao, malalaman nyo kung paano niya tinatrato yung kayang-kaya niya. Paano niya tinatrato yung nangangailangan sa kanya pero hindi niya kailangan. Dahil yun ang tunay niyang pagkatao. Paano niya tinatrato yung mga taong dating kailangan niya pero hindi na niya kailangan ngayon. Paano niya tinatrato yun? Then malalaman nyo kung anong uri yan ng tao. Romans 12:16, do not be proud, but be willing to associate with people of low position. So all in all, we discuss 7 major tests to know people by. Not to be judgmental, brothers and sisters, but to be wise. Sabi po ng Panginoon, you know, be as innocent as doves, but be wise as serpents. Do not allow such people who fail this test to affect you, to influence you, because they will lead you wrongdoing. Test and know people. Your associations can affect your opinion and thoughts, your activities, your spirituality, your future. Do not associate with evil and ungodly people. Minister to them, but do not associate with them. Do not support, encourage, and tolerate the works of ungodly people.
That's why we are discussing it, so we can recognize it, so we will not tolerate and encourage it. Because the people of God must not tolerate wrong, but in fact must expose wrongdoing so it could be corrected. Test others, but more importantly, we should test ourselves. Panginoon, sa mga standards po na ito na aming binubulay-bulay, una po, pakisiyasat niyo po kami kung baka kami ang hindi papasa dito. Kami po ba ay mabuti sa aming mga pananalita? Mabuti ba kami dun sa mga taong di na namin kailangan? May katarungan ba kung kami ay magsalita tungkol sa mga tao sa aming paligid? Marunong ba kami, Panginoon, magpahalaga at tumanaw ng utang na loob? Ganon din, Panginoon, turuan niyo kami na sukatin, suriin ang mga tao, lalo na yung may mga influensya sa amin. Baka madala nila kami sa mali. Baka kausapin kami ni Satanas sa pamamagitan ng bibig nila. Ituro niyo po sa amin maging mainat. At bigyan niyo po kami ng karunungan na makitungo sa mga tao, lalong-lalo kung nakita namin na merong mga dapat kaming pag-ingatan. Ituro mo sa amin ang marapat. Ipatawad mo po sa amin, Panginoon, kung nagkamali kami na nakikiisa, nakikiayon, sumusuporta sa masasamang tao at sa masasama nilang ginagawa at sa kanilang mga pandaraya. Ituwid niyo po kami nang ang binibigay niyo sa aming lakas, kayamanan, panahon, magamit namin sa pagsuporta sa tama at hindi sa mali. Teach us to be just. Teach us, Lord, to be correct in our dealings with people. But above all, teach us to be just and correct ourselves. Manalangin tayo ng matahimik, mga kapatid, at humingi tayo ng leading from the Holy Spirit as to what we may pray for and who we should pray for in reaction to these reminders from the Word of God.